Magdadrive ako hanggang Bicol. Anong oras na? It's now 1 AM, guys. Road trip tayo to Bicol. And eto, nasa may bandang Kalamba na tayo. And... okay, pa full tank muna tayo para mamaya. It's now 6:24. Maya-maya mga 10 or 11 kami aalis. So, magandang magpakarga na ngayon kasi mamaya kapag doon pa sa may bandang SLEX, although maganda naman yung mga gasoline stations doon, kaya lang pagka ganitong Holy Week, maraming mag-uwi at matraffic doon, maraming tao, mahaba pila. So, dagdag delay sa biyahe. So, mas magandang magpa full tank nandito. So, habang nag-aantay, mga check-up ng mga gamit. So, meron na ako ditong naka-reading. Meron akong box na nandito lahat ng kit. So, yan, reminder sa mga magbabiyahe. Aside from making sure na nakaset, nakakondisyon yung car nyo, jump starter, just in case. Although yung battery ko is ano pa naman, 1 year old pa lang, so expected ko yun mga next year pa bago kailangan palitan, pero you'll never know, and baka somebody on the road magkaroon ng problema, di makatulong tayo kung kailangan ng jump starter. So ano pa bang nandito ko, yung mga gloves para kung maflatan, at least hindi magdudumi sa kamay, hindi magdudumi yung manibela at saka loob ng kotse. Meron lang ako din dito ang conditioner ng leather, mga panlinis lang. Ito, shampoo. Tapos, liquid wax. Siyempre sa probinsya, maalikabok sa biyahe. So, pagdating dun, magpapa-car wash and then ako na mag-wax. Tapos, may reserva tayo dito. Ano to? Coolant. Just in case. And then dito, meron tayo ditong tire inflator. So, just in case. Ayun, tapos na. Okay, automatic lang. Tapos, ilang liters na ikarga? 60 liters. 3,365. Mura dito sa total eh, no? Ano lang, oh, magkano? 55.85 per liter. 55.85, tama. Okay. Ito. So, ito, meron tayong tire inflator. Okay, so dyan yung tire inflator. Tapos, meron tayong mga basic tools lang dito. Cutter, mga open wrench, screwdriver. Tapos, meron tayong pang tow na matagal na sa akin. Brand new pa, hindi pa nagagamit. You know, just in case for emergency. Either tayo ang mabalahaw or may taong ibang makasama nating motorista na mabalahaw, di pwede natin tulungan. And then, early warning device, scissor jack. Ayan. Hangin naman. Okay, lipat tayo doon para magpakarga ng hangin. Tapos, papaano ko nga pala. Kailangan palang i-reset ko nga pala yung trip meter natin. Okay. So, typically ang pinapakarga ko 32 lang kasi hindi naman kami masyadong kargado. So, apat lang kami and then a few luggages. So, ayan, medyo mababa na pala. No? The last time na nagpakarga ako, mga 3 weeks ago. So, medyo nalagpasan. Dapat talaga mga every 2 weeks nag-check ng tire pressure. Sa tire pressure, minsan mas gusto ko nasa 35 kapag ka nagdo-long drive. Pero kapag ka mga tipong Batangas lang or dito sa mga malapitan lang within, I mean malapit sa Metro Manila, pero kapag ka ganitong tipong babiyahing Bicol na malayo, 32 lang kasi sa ganyang mga long drive, umiinit yung gulong, tumataas yung pressure sa loob. So yung 32 mo habang bumibiyahe ka, pwede umakyat niya ng mga 35. So sakto lang yung 32. Okay, so
I-reset naman natin yung trip meter. Okay, madalas ko lang naman gamitin is trip 1. So that's trip 1. Reset natin. Okay, and then yung fuel consumption naman. Average 5.2 sa city. Pag, okay, reset natin. Yan. Okay, I guess okay na to. Chill drive lang tayo. So far, naka-full pa rin yung fuel gauge natin. Tumakbo na tayo ng... Teka. Trip 1. Tumakbo na tayo na... Ayan, makita masyado. 54.4 kilometers. And according to the computer, we are averaging 9.9 kilometers per liter. That's not bad. Again, medyo hindi yan 100% accurate kasi yun nga, as some of you may know, yung gulong natin hindi na stock. Pinalitan natin ng malaki yan. So, ang computation ko dyan, more or less additional 5% ng distance. Papa-full tank tayo pagdating sa Bicol so that ma-compute natin ilan talagang how many liters yung na-consume. Okay? Santo Tomas, Batangas. Kano kaya? Oh, 253 pesos. Wow. All the way from Nicols. Okay, first stop natin para sa kape and ice. Coffee, papabising. Kaya lahat. Coffee and ice. Lager, sir? Oo. Biyahing Bicol. Okay guys, nandito na tayo sa Pagbilao. Ipapakita ko lang sa inyo kasi malapit na tayo umakyat dun sa yung national park na project noon ni Marcos Senior. Grabe, ang pangit na naman pala ng kalye dito. Diyos ko. Look at that. Sino na naman kaya ang mga politiko dito na pinabayaan na naman to? Oh my God. Ang pangit. Last na daan. I've never seen this ugly before. Dito sa part na to, usually smooth pa to sa area na to eh. Mabibilis pa nga takbo namin dito madalas. But right now, look at that. Sobrang magdadaan-daan ka. Diyos ko Lord. Yari ang suspension natin dito. Okay, nandito na tayo. So, ito yung main road again. Sorry ah, parang nahirapan mag-focus yung camera ko kasi madilim. Okay, ayan. Yan yung main road, pakaliwa. Okay, ito yung paakyat doon sa sinasabi kong shortcut. Ito yung sinasabing pinaka-challenging na pagda-drive papuntang Bicol. So, tingnan nyo sa maps para lang mas ma-visualize nyo. Okay. Nandito tayo ngayon. Ayan, magta-turn right tayo papunta doon. Ang main road, bago to nagawa, ito yung dating dadaanan. Okay, yung kanina, yung Bundok Peninsula, andito lang siya, ayan. So, a few meters lang. So, yung sinasabi ko kanina, kapag hindi ka familiar, baka pwede mong mapagkamalan na dito ka nadadaan. Pero ang target mo pala, papunta doon sa shortcut dito. Pag dyan ka napunta, hindi yan shortcut, long cut ka dyan. Okay, so anyway, bakit ko to binibigyan ng emphasis? Ito kasing papasukin natin dyan mamaya. Yan yung sinasabi na nakakatakot. Kaya nakakatakot na super zigzag. Mas difficult pa yan kesa sa Baguio. Bakit ko ina-emphasize? Kasi marami akong nababasa, napapanood ng mga vlogger din.
ang tawag nila dito is bitukang manok. Correction po, ako ay tunay na Bicolano, lumaki ako ng Legazpi. Hindi po yan ang tinatawag na bitukang manok. Okay, ang bitukang manok doon pa sa unahan. Ito yung national park. Ang kalye na to, this is known for yung tinatawag na M, because of the letter M. Kasi mukhang letter M yung kalye. Now, I don't know kung medyo may politics sa likod ng pangalan na M, kasi nga gawa to ni project to noon ni Imelda sa panahon ni Marcos Sr. Okay? So again, inuulit ko po, hindi ito ang tinatawag na bitukang manok. Mamaya, pagdating natin sa bandang Kalawag, dun yung meron ding bagong kali na ginawa para hindi mo nadaanan yung bitukang manok. Okay? Dun pa yun sa unahan. Paglabas mo, pagtawid mo from Kalawag, pagtawid mo, Bicol na yun, Camarines Norte na, Libmanan. So, ang malalagpasan mo dun, bitukang manok. Anyway, another topic yun mamaya pagdating natin. So, ito, panoorin nyo kasi medyo interesting tong part na to dito sa Eme, kasi may mga difficult corners talaga dito. Ayan. So, mag-uumpisa na. Dati, ang mga bus nakakaakyat dito. Pero, hindi na nila pinapayagan. Ngayon, kung first timer ka naman dito, you have to make sure, number one, condition yung sasakyan nyo. Okay? Ito, umpisa na umakyat. And ikaw din, kailangan medyo experienced driver kapag dating sa maneuvering. Ayan, yan ang pinaka first na liko. Okay? Always take the wider turn. Okay? Dito ka sa pinaka outer. Ayan. Tapos, road courtesy, priority po lagi dito ang going up. Ayan. So, ako naman with the Everest, nakadilang tayo. Hindi mo kailangan mag-sport mode or mag-manual, mag-tiptronic. Kahit na anong kotse yung na-drive ko dito noon na automatic, nakadilang. Pag-manual, dun sa part na yun, nagpe-premera ako just to make sure. Ito yung isa sa pinaka-difficult part dito. You really have to pay attention. Yung mga nagta-traffic na yan, kita mo sa baba, and then meron din dun sa taas, dun po kayo mag-pay attention kasi ito na yung pinakang-siko kung tawagin. Ayan, oh. So, dito, kunin mo pa rin. Dito ka na sa, papa-counterflowin kayo dito. Dito ka sa outer lane. Kunin mo to para duelo ka. Ayan. So, priority nga yung paakyat, and then yung mga pababa, mapapansin mo, pinapastop. Yan, kung naka all-wheel drive ka or naka 4x4 ka, okay lang, huwag kang mag-alala. So, kahit pakunin mo yung inner lane sa pagligo, walang problema. It's 4:52 AM, almost 5 hours na tayong nagda-drive. And nandito kami ngayon sa Lopez. Eto, tinamaan ako lang ang talk. So, magnanap lang muna kami dito sa... Well, ako. Sila kanina patulog. So, magnanap lang ako dito sa gas station. Mukha namang safe dito. So, guys, ganun. Kapag tinamaan kayo ng antok, huwag nang pilitin mag-drive. Power nap lang, kahit 5-10 minutes, malaking bagay yun. Kesa pilitin yung i-drive. So, pakita ko lang sa inyo, ayan, total of 203.4 kilometers na tinakbo natin for about 5 hours. Sabi ng computer, mga 10.5 kilometers per liter yung average fuel consumption natin. Okay guys, it's now 6:25 AM and nandito na tayo, papasok na tayo ng
Ito yung sinasabi ko, dati ang pangalan nito is Quirino Highway, pero pinalitan na nila. It's now called Rolando R. Andaya Highway. So, dati nung wala pa tong kalye na to, ang normal na daan namin pag pauwi ng Bicol, ng Legazpi, is doon, papunta doon. Santa Elena, tapos, ano nga ba yun? Santa Elena and then Daet. Ayun. Ngayon, nung ginawa na to, nung ginawa na tong Quirino, ngayon Andaya na, ang labas mo, Libmanan. So, yung paikot na yon, may skip mo na malaki na matitipid mo. Okay? Yung area na yon, yun, nandun yung bitukang manok. So, tingnan natin dito sa map. Okay, ayan ha. So, nandito tayo nakastop. So, dun yung norm, yung dating daan. Dun yung papuntang bitukang manok. Ito yung Quirino or now Andaya. Pag nag-zoom out tayo, ayan na. Pag tinignan mo to, ayan o. Yan yung zigzag na yan. Yan yung bakit yan tinawag na bitukang manok. Ayan o, mukhang bitukan ng manok. Ayan, zigzag. Okay? Hindi yung kanina na sinasabi ko yung sa Eme. Iba kasi tinatawag na bitukang manok. Ito, ayan. Ayan, kaya yan tinawag na bitukang manok because of that. So, ayan yung mga towns na may i-skipan mo na. So, from Calawag, hindi ka na dadaan sa Labo. Nandiyan yung zigzag. And then, Daet. Ayan. Daet. Lalabas ka dito na. Ayan. Lalabas ka sa Libmanan. And then, malapit ka na sa Naga. So, pag tinignan mo yung map, ayan o. Oh. Ayan. Shortcut ka na dito. Imbis na iikot ka dun sa taas. Okay? Nandun po ang bitukang manok. Hindi mo na madadaanan kasi dito ka na mag-shortcut ka na. Unless may sadya ka sa Labo or sa Daet, dun madadaanan mo yung bitukang manok. Okay? Check natin yung tire pressure. So, bago tayo umalis ng Maynila, pinakaragaan natin to ng 32. So, after traveling for 6 hours, 200 plus kilometers, ano ba nangyari? So, zero muna natin to. Ayan, naging 35, almost 35. Ayan, almost 35. Ayan, more or less 35. So, tumataas talaga yung pressure habang tumatakbo, umiinit. Okay, just to give you an idea kung gaano kargado yung likod namin. Full pack. Kargado. Nakatulog ako ng mga 30 minutes. Buti na lang may backup driver. 1 hour na kayo. 1 hour na ba yun? Okay, finally! Palabas na kami ng Andaya. Ayan na, si Pukot na yan. Galing ng driver ko. Ang galing ng driver ko. Ayan, dyan po. Uulitin ko po ulit. Dyan, pag nag-turn left kayo, dyan yung papunta sa bitukang manok. Okay? So, ito ngayon, back to the main road tayo. Going to Naga. So, it's now 9:16 a.m. And mayroong mga gasoline station dyan na popular for the viajeros na mag-stop over. So, titigil kami dito saglit, konting stretching, and ako na ulit ang magda-drive. Ito na, ito na, Katex.
Okay, ako na ulit ang magda-drive. So far, ano na? Teka, trip 2 pala yan. Okay, trip 1. So far, 325.6 kilometers na ang tinakbo natin. Average, 10.3 kilometers per liter. Bumaba ng konti from 10.4, 10.5 kanina kasi nung nandun tayo sa Andaya, malubak. So, arangkada, pepreno, arangkada, kaya yan, makonsumo. So, about 8 hours na yung tinakbo natin. Sinasabi dito, mga 2 hours and 51 minutes. About 3 hours to go tayo to Tabaco. Pero, titigil tayo, mag-stop over tayo sa Naga. May dadaanan lang ako. And, tutuloy na tayo. So, let's see. So far, so good. As far as traffic is concerned, walang problema, tuloy-tuloy yung biyahe. And maganda siguro yung timing namin, nakauwi na siguro yung mga bumiyahe kagabi, ang mas maaga. Okay, 11:25, nag-stop over kami sa Naga for about an hour and 10 minutes, mga ganon. Kaya medyo delayed kami ng konti, but it's okay. So ngayon, meron ditong parang shortcut para maiwasan namin yung sa city proper ng Naga kasi grabe na ang traffic doon. And ang ETA namin is 1:40 PM sa Tabaco. So mga 2 hours and 15 minutes, 94 kilometers daw. So we'll see. Hopefully hindi masyado ma-traffic and makarating tayo na mas maaga-aga. Alright, see you guys in Tabaco. Nakakita ka na ng mga ganyang padyak. Ayan, yung mga padyak na yan. It means, nasa Tabaco ka na. Tabaco. Welcome to Tabaco City. The bicycle capital of Albay. Tibay ng mga tatay dito, ng mga lolo dito. Ano, maghapon nagbabike yan. May sakay. Okay. 1:56 PM. Almost 2 PM. So, umalis tayo again. Umalis tayo ng Maynila. Mga 12, mga 12:08 yan tayo. So sabihin mo ng 12, dumating tayo ng 2, total 14 hours. Pero that's because dumaan pa tayo sa Naga for more than an hour, yung mga stop. I would say nakuha natin ang mga, I think mga 12 hours. Medyo extended din kasi yung mga stops natin. Okay, so pahinga muna kami dito and mamaya pupunta ako sa gasoline station para ipa-full tank and makita natin yung actual number of liters na na-consume. But I would say matipid so far kasi kahit kargado kami, wala masyadong traffic. Okay, but anyway, tingnan natin. Mas makita natin yung actual figures mamaya. So, ayan ang aking backup driver. Okay girls, let's go. Merienda muna, merienda. Okay, so nandito tayo ngayon sa Jetty na gas station sa Tabaco. And ayan na nga, total distance na tinakbo natin is, teka, trip 1 is 461.8 kilometers. Nadagdagan ng konti kasi galing dun sa bahay. Nag-drive tayo papunta dito. Sabi ng computer, 10.2 kilometers per liter ang average consumption. Okay, so andito na tayo. Papakarga na tayo. Okay, bossing. Pakarga lang. Automatic lang ha. Huwag mo isasagad. Diesel ha, diesel. So, 59.25 pesos per liter.
kayo malapit na. Sa tingin ko mga 40 liters to eh. Kasi ang na-consume natin is half tank lang eh. Eh 80 liters yung maximum ng maximum capacity ng tawag dito fuel tank ng Everest. So more or less mga 40. Wait lang ah. Ayan, so 44.89 liters ang na-consume. Automatic lang 'yan ano? Okay. Mag-compute na tayo. So, total kilometers 461.8 divided by 44.89 liters. Malinaw ba? Ayan. 44.89 liters. So, ayan, lumalabas. Oops. Lumalabas nga is 10.2. So, tama. Tama din naman yung computer. 10.2. Pero, again, yung 461.8 kilometers na yan, hindi yan accurate kasi nga malaki yung gulong natin. Ang computation ko yan, binase ko na yan dun sa tire calculator, additional 5%. Okay, so ganito ang gawin natin. So, 461.8 kilometers, dadagdagan natin ng 5%. I-multiply natin sa 1.05. Hirap mag-autofocus ah. Ayan. So, 484.98 ang total distance na talagang trinavel niya because of the bigger tires. Okay? And then, i-divide natin sa 44.89 liters. Ayan. So, ang actual niya is 10.8. Not bad. Okay, guys. So, 10.2 kilometers per liter kung gusto nyong sundin yung sa computer or kung yung manual computation ko na 10.8. Kahit alin dun sa akin, anything more than 10 for this big car, for this big engine, 5 cylinders, 3.2, automatic, 4x4, para sa akin, ang ganda na nun. Why? Anong basis ko? Yung mga previous cars ko, for example, naalala ko yung RAV4 na 2006 2.4 liter. Nung binahe ko yun ng Bicol, inaabot yun ng mga 11 kilometers per liter din. Okay? Solo lang ako noon, wala akong ibang sakay. Yung dati kong Grand Starex 2008, apat kami, maraming karga, pumapalo lang yun ng 7 to 8. Manila to Bicol yun ha. But hindi kasing traffic nung biyahe namin ngayon. So, what else? Meron akong... Yung father ko noon, meron siyang Isuzu Sportivo, Manila to Lawag, 11 lang din, 11 kilometers per liter. Ang pinakamatipid na nahawakan ko is yung Civic FD 2006 na manual transmission, 17 kilometers per liter. Solo ako noon, paspasan ng takbo, sobrang tipid. Feeling ko, kayang magbalikan noon, Manila, Bicol, Manila. So, eto namang Everest, kung napansin nyo kanina, yung fuel gauge niya nasa kalahati lang. So, parang almost half lang yung na-consume niya. Pero, yung kinarga nga natin is 44.8. That's more than half, diba? Pero, yun. So, parang more or less, parang yung full tank pwedeng balikan, eh, no? So, anyway, based on my experiences with the other cars, masaya na ako. Anything more than 10 kilometers per liter for this Everest, masaya na ako doon. So, what do you guys think? Alright, so nandito kami ngayon sa Bicol for the Holy Week and tingnan natin kung yung mga kaibigan natin dito na may mga gandang sasakyan, subukan natin i-vlog. Alright, so thank you guys for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page. More than 10 years na kami di umuwi ng Bicol ng Holy Week. Kasi last time na umuwi kami, naabot kami ng 18 hours. Sinumpa ko talaga yun kasi sobrang traffic. And alam mo naman, pag Holy Week, lahat talaga mag-uwi yan, babakasyon. Magmula nun, sinumpa ko na ayaw ko yung mag-drive. At sumabay kapag ganung holiday. Sinubukan ulit. Yan lang namin ulit sinubukan na umuwi ng Holy Week. Kasi nakakuha ako ng magandang bakasyon sa from work and so far parang hindi naman ako nagsisisi.
We were supposed to leave mga 10 or 11 p.m. last night. Kaya lang, sa dami ng kinarga namin sa likod, actually may mga naiwan. Nahirapan kami mag-ayos ng mga gamit. So we decided to leave some of the things na we were supposed to bring. So nakaalis kami past 12 na. And so far, okay naman. Walang traffic. Sorry, maingay. So hindi ma-traffic kasi usually pagka ganitong Holy Week na uwian, kahit sa ano pa lang, STX pa lang, traffic na. So probably blessing in disguise din at 12 na kami nakaalis. Siguro may traffic sa STX mga bandang 10 at di namin inabot. And so far nandito na kami sa Andaya. Hopefully pag-cross namin, paglabas namin sa Libmanan, going to Naga, sana hindi ganun ka-traffic. Kasi sometimes doon din ang traffic eh. So hopefully we will be able to get to Tabaco mga around 12 din kung kakayanin. So total of 12 hours kasama ng stopover. That's not so bad anymore. When I was in college, nung nag-umpisa ako mag-drive Legazpi to Manila, nakukuha ako ng 8 to 9 hours. Pagka kotse ang dala ko, naka-manual ako, mas mabilis. And back then, normal na yung makuha mo ng 10 to 12 hours na chill drive. Pagpaspasan, makukuha mo ng 8 to 9 hours. Ngayon, 12 hours na halos imposible hanggang Naga na lang. So, we'll see ngayon kung anong magiging total number of hours ng travel time namin.